Ito hong alkalde ng Cagayan de Oro City, si Mayor Oscar Moreno, mga kaibigan, ay meron siyang sinasabi tungkol sa mga katangian ni Vice President Lenny Robredo. Ang sabi niya, public service is a public trust. Ang naglilingkod, nagsiservisyo publiko ay pagtitiwala din ng publiko. The need to bring public service, ang pangangailangang maihatid ang serbisyo publiko on the table, sa lamesa, is very important, ay napakahalaga. Sabi po ni Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro. Ito'y sinabi niya sa pagtitipon doon sa ng mga Mindanao leaders at mga volunteers para kay Vice President Lenny Robredo. Si Moreno po ang kauna-unahang mayor sa Mindanao at ikalawa sa buong Pilipinas, kasunod ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na nagdeklara openly ng suporta para po kay Vice President Lenny Robredo. Sabi niya, we have been polarized for far too long already. The youth will only learn how damaging politics is, how dirty politics is. I don't know if they will be able to learn the nobility of public service. Si Moreno po pala ay isa rin sa mga tumayong prosecutor sa impeachment trial ni convicted plunderer at ousted president Erap Estrada. Idinagdag niya na ang panawagan sa public service o ang tawag sa public service, ano sabi niya, we need leadership that is objective. Dapat objective ka, di ba? Hindi yung negative ka. A leadership whose agenda is service to Philippine, to the people. Ang liderato na ang layunin ay maglingkod sa tao. Lenny is the one who can truly unify. Si Lenny Anya ang siyang totoong makapagkakaisa sa ating bansa. Yan ang sabi ni Moreno. I felt that somebody else had somehow made him run. Ito'y patungkol kay Isko Moreno, nung tanungin siya. Kaya ayaw niyang hindi siya sumuporta kay Isko Moreno. Kay Isko Moreno Dogmagoso, mga kaibigan. But there were developments that I felt that he was not really his own candidate. Di Manchurian candidate. Pag ikaw tumatakbo ka na hindi dahil sa gusto mong maglingkod sa bayan, merong nagpapatakbo sa'yo, merong nasa likod mo. Sino pa yun? Kaya nga Manchurian . Sabi niya, I felt that somebody else had somehow made him run. Merong nagpatakbo sa kanya. Siyempre, sanay na sa politika ito. Matagal na rin ito si Moreno . Di ba? Tungkol naman kay Manny Pacquiao, sabi niya, si Manny Pacquiao na nagretiro sa professional boxing para tumakbong presidente ay isang modelo ng personal na tagumpay base sa pagsisikap. Personal niya lang yung tagumpay nga naman sa boxing. Wala naman tayong kinalaman doon . Tayo'y audience lang . Sa boxing, di ba? Nanonood lang tayo noon . Ay umaman lang doon siya naman . Dahil sa sarili niyang pagsisikap. But this is governance. Pero ito anya'y pamamahala .
This is the future of our country. Ito yung kinabukasan nito ng ating bansa. That is at stake na ang nakataya. Di ba? Ito yung mga lagi nating sinasabi. While he is a good man, eh kahit siya ay mabuting tao, what we need is a president. Ang kailangan natin ay presidente. Hindi nga naman boxer. Di ba? Eh ngayon, 500 na lang daw pinamumudmud ni Pacquiao. Dati, 1,000 eh. Di ba? Ano yan? Eh baka pagdating ng susunod niya, tigi 100 na lang. Tapos tigi 50 na lang. O tas wala na. Ano ito? Si Bongbong Marcos naman, ano sabi niya? Inaamin niya na ano daw to, nangunguna sa survey. Eh ako, hindi ako naniniwala sa survey kahit kailan eh, mga kaibigan. But what does he brings to the country? Eh, ano naman ang gagawin niya? Sabi niya, eh kaya siya nangunguna sa survey, marami siyang pera. Ha? Oh. And has the solid north. Anong solid north? Solid waste yan. Ha? Hindi solid north yan. Walang solid. There is no such animal. Ha? A solid north. But what does he brings to the country that you and I love? Ano bang nagustuhan natin dyan? Na naidulot niya sa bansa natin? What does he bring to the only country we have? Ano bang nadala niya, nagawa niya sa bansa natin? Ha? What? Ano? You tell me, sabihin niyo sa akin, what lessons have we learned from him? You tell me, sabihin niyo sa akin kung ano ang natutunan natin mula sa kanya. Ano? Eki Robredo nga naman, marami, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, imbestigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga corrupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito nga palang LED light, pink LED light sa likuran natin, mga kaibigan, ay pwede kayong makabili po nito, Pink Lantern of Hope. Ha? Ito, natanggal yung pandikit. Kasi tinetape ko lang dito, hindi para dito ito eh, pangkotse ito eh. May pangkotse pero pwede rin ito sa labas ng bahay. Ang ganda ho eh, di ba? Pwede niyong tawagan, ang gumagawa po niyan, si Engineer Roland Cruz. Sa telepono, tawagan niyo muna, 0922-890-9165. May mas malaki pa ho dyan, iba-iba presyo niyan at iba-ibang sukat. At meron pang isang pambuilding, mas malaki pa ho. Ang address po nila ay 1430-A Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo Engineer Roland Cruz.
isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sa diyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Walang nang aapit ang pag-ibig. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang gabi, Honey Lacuna! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ko'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal.